Hello, hello mga Maharlicans. Hello po sa lahat ng mga nanonood. Lahat ng mga ka-DDS, I'm home. Home sweet home. Ayan, so may nanonood sa atin. So, actually, kanina lang talaga ako na-update. No, habang nasa aeroplano ko, binasa ko yung tungkol sa statement nung Sanofi. Huli na ako, pero at least pahabol pa rin. Ako ay... opinion ko at yung nakikita ko dito tungkol sa Dengvax siya na yon, yung vaccine na mainit na pinag-uusapan. Isa lang naman ang masasabi ko po dito, hindi pala isa, madami. Ito po ay maliwanag na pera at corruption pa rin. Kasi kung hindi nyo po naitatanong, dati po akong nasa Pilipinas po ako, naging medical representative ako. So, yung medical representative, yun yung mga nagde-deal ng mga gamot, di ba, sa mga doktor o sa mga pharmaceuticals. So, bakit ko sinasabi to? Dahil, corruption, dahil yung mga gamot po na binibenta sa inyo, okay, like yung mga, let's say, capsule or yung, pag nung natatandaan ko, yung sinabi sa amin nung company na, pinasukan ko, basta isa sa mga may alam sa negosyong yun, yung isa pong boteng ganyan, minsan ang puhunan po dyan is 50 centavos lang eh. Tapos 50 centimos, okay? Kung ano man yung gamot na yun, let's say kung yung vaccine. Kumbaga, ang ina-explica ko dito, yung, kasi halos na-explica na rin naman ng, you know, ng lahat ang pinaka-detalyado, okay, about dito sa deng vaccine na ito. So, yung gamot kasi, bakit corruption? Yung gamot, minsan yung isang boteng ganyan, ang capital lang dyan ng mga pharmaceutical is 50 centavos. Tapos binibenta ng 300 pesos o 500 pesos. Nakita nyo kung gaano kalaki yung perang kinikita ng mga pharmaceuticals. So ito ay maliwanag, na maliwanag po. Dahil minadali nga ni Panot, ni Abnoy Noynoy, na dapat talagang ikulong natin siya sa isang kulambo. At pakawala natin ang 700,000 na mga lamok o mahigit pa para madramdaman niya yung sakit na ginagawa niya para sakit na ginagawa niya sa ating mga kababayan. I mean, yung corruption napakalinaw po ito eh. Napakalinaw na within one month, 'di ba? Talagang minadali para bayaran, para gastusan ng 3.5 billion pesos na wala pang final, okay? Wala pang final na pag-aaral na kung makakabuti ba o hindi itong Dengvax na to particularly. Definitely hindi lang yan yung gamot na yan ang issue. Dapat yung iba pa na mga vaccines o kung ano-ano pa mga gamot ay dapat pinag-aaralan talaga ng ating ng Department of Health or ng FDA bago i-approve ito mga ito. So, again, mga palangga, 'di ba? Nakaligo na po ako from there. Nakatulog pala ako ng mga 2 hours. Sobrang pagod talaga ako. Pero ayoko kasing na-miss ko kayo, na-miss ko makipag-chikahan sa inyo dahil sa Pilipinas nahirapan po ako sa signal ko. But ganun pa man, malinaw, okay? Malinaw na ang Aquino administration ay nag-iwan. Nag-iwan sa atin ng isang napakalaking dagok, 'di ba? Nung pumasok ang Duterte administration, nakita natin ang dagok na ginawa nila. Paulit-ulit na lang tayo, droga, MRT, Yolanda, Sub-44. Lahat ng kamalasan ibinigay sa atin. Tapos eto naman ngayon, yung Dengvax, kawawa naman yung mga kabataan. May mga nagsasabi na 90% or 90% ba ang maaapektuhan lang daw nito, 90,000, oh, medyo hindi ko natandaan, but anyway, nag-scan lang kasi ako. So anyway, ang point dito, kasi hodang 5,000, o isang tao, dalawang tao, limang tao, ang mamamatay, o mga bata, sa Dengvax na ito, buhay pa rin po ang pinag-uusapan natin. Palibhasa, ang mga Aquino, yung kuwang ko Aquino, wala po silang ginawa, kundi, hayaan na lang mamatay ang ating mga kababayan. Hayaan na lang ma-murder ang ating kababayan. Kumbaga, question sila ng question. Diba? Sa Pangulo Duterte, AJK, diba? Yung 7, no, dati, sinabi nila 7,000 AJK daw, 9,000 AJK, pinapakalat na sa buong mundo. Pero hindi pala natin alam, yung tunay na AJK na gagawin nila sa ating mga kabataan,
eh, times, ilang, ano yun, 7, talagang doble, times 10, times 100. Okay, ang papatay nila, ang tunay na EJK. So, yun yung nakakagalit. Dahil, ang mga dilawan, okay, ang mga dilawan, ngayon, ay talaga namang, pinagtatanggol nila ang kanilang mga kapalpakan, mga walang kakwenta-kwentang mga argumento po ang pinibitawan nila dito sa dengvaksya na ito, sa issue na ito. Sa akin lang, yung gobyerno natin ngayon, since na nabakunahan na yung mga bata, for sure, ang gobyerno natin, ang gobyerno Duterte, merong alternatibo para sa mga kabataan. Yung mga dapat paghandaan kung ano ang saan pupunta itong mga pamilya just in case na dinggihin yung bata, sino ang malalapitan nilang tulong. Dapat magkaroon ng hotlines o yun nga yung, let's say, 'di ba, yung mga ginagawa sa OFW, yung mga one stop shop, something like that. So dapat magkaroon din ng ganun itong mga dengue, yung mga nabakunahan. Kasi kawawa po yung mga Pilipino dahil yung mga nanay, no? Ako no, nagbedrep po ako, nakikita ko yung mga magulang pag binibigyan mo ng mga gamot. Even yung mga samples, ha? Yan ba? Kami, nagbibigay kami ng mga samples. Yung mga in-injectionan, yung mga hindi nakapag-aaral, sad to say, tanggap lang sila ng tanggap. Diba? Tanggap lang sila ng tanggap na hindi nila naintindihan. Kasi nga po, itong mga kawawating kababayan, nagtitiwala sila sa doktor. Alam mo naman sa atin, pag sinabi mong doktor o nurse, doktor yan, mataas yung tingin natin. Okay? Mataas yung respeto natin sa mga profesional. Yun nga lang, itong mga profesional na supposedly naprotektahan itong mga kabataan natin, itong mga pasyente natin, sinasamantala. Especially ang gobyerno. Diba? Itong gobyernong Abnoy na ito. Ito ang tunay. Tunay, 'di ba? Ang gobyerno, nakaraang gobyernong Abnoy Noynoy. Sila po ang tunay na pahirap talaga sa bayan. Sila ang tunay na salarin sa lahat ng kahirapan sa ating bayan. So, 'yun lang po, kaya dapat talaga ipakagat na sa lamok itong walang hiyang Noynoy Abnoy na 'to dahil hindi nila inisip. Basta kumuha na silang kumuha ng pera, 'di ba? For sure ginamit nila 'yon sa pandaraya noong nakaraang eleksyon at kung ano-ano pang mga kawalang hiyan. So napaka dapat ipadala sa sulu ang maraming lamok. Ano, 'yun dapat ipadala sa ano sa bahay ni Noynoy ang lahat ng lamok para nang lamukin na silang lahat ng lahi niya, 'yun na sa kaduluduluhan at para hindi na po sila badengsya. Sabi ni Alfred Montilla, badengsya, o tama, badengsya. So 'di ba, dapat ipadala na 'yan ang lamok na 'yan, ipakagat na ang mga punyetang dilawa na yan, di ba? Namiss ko murahin ng mga putang ay ng mga dilaw. So, ayun mga palangga, pero bago dyan, magkukwento muna ako, di ba? Ay, hindi, sa isang video na lang yun para maiba. Kukwento ko sana yung Ilocos eh, pero wag na lang. So, yun lang, para hindi naman ako mahuli sa balita, although scan lang ako ng mga eksena sa Pilipinas dahil nahihirapan nga ako sa signal. Again, I had so much fun at yung mga kababayan natin na pinuntahan ko po, grabe ah, yung sa Laguna, yung cancer po yun, na namatay siya, 23 years old lang, ay nakakaawa. So, yun, nakita natin yung kahirapan ng ating mga kababayan na tayo, kahit na konti lang, sabi ko nga, tumulong tayo. So, napagod po talaga ako. Napagod ako sa Pilipinas dahil parang wala akong pahinga. Pero okay lang. Sulit naman. Sulit naman po ang, sulit na. May mga kalaban doon na nakapasok. Kaya mo na yung mga kalaban. Na-miss din naman ako ng mga kalaban. Ng mga nagpapalipad na mga angry faces na yan. Okay lang yun, di ba? Ganun talaga eh, di ba? Hindi lahat gugustuhin ka. You know, kahit tama ang gagawin mo, meron talagang ayaw sa'yo. Ganun lang yun mga palangga. So, hindi ko pinipersonal yan, di ba? Ingit lang yung mga yan, di ba? Ingit lang kasi wala silang nagawang kabutihan sa kanilang bansa at wala silang nagawang kabutihan sa kanilang kapwa. Hindi nila kasi kaya. Yun, yung mga dilaw, hindi kaya yung mga yan. Kaya mamatay na lang sila sa inggit sa mga katulad natin na lumalaban para sa bayan. So hanggang ganun lang sila, hanggang kontra lang, dahil sila wala silang gagawin kundi patayin ang kapwa Pilipino, 'di ba? 'Yun ang gusto ng mga lahing dilawan, patayin lahat. Patayin 'yung mga kabataan, kung ikaw ba naman matinong leader, 'di ba? Na nakita mo na actually for sure alam nila 'yan eh. Wala sila, well, alam nila 'yan na may effect later on. Kaya lang
siguro naman, di ba, yung si Secretary Garin dati, you know, kaya nadyan niya mga yan dahil may utak naman yan kahit papano. Kaya lang, na-overpower sila ng pagiging gahaman, pagiging greedy. So, yun ang nagiging mali na mga taong matatalino na alam nila ang epekto sa kanilang kapwa, pero tira-tira pa rin kasi gusto nilang magkapera ng ganun-ganun na lang. Yun lang naman palangga, alam nyo, nung pag-uwi ko dyan, ang dami kong natutunan. Na somehow, di ba, yung mga politiko, di ba, may mga sari-sarili pa rin, yung iba dyan, hindi man lahat, may mga sari-sarili pa rin mga agenda. Kaya sana talaga ng Duterte administration, alam ko hindi po sila, hindi matutukan isa-isa yan, pero meron pa rin mga bad eggs dyan sa gobyernong Duterte. Yung iba dyan, na-appoint na gumagawa pa rin ng katarantaduhan. Kaya talagang dapat tayong boldjakin natin, dahil hindi yan sila titigil. Hindi sila titigil yung mga nagpapanggap na Duterte, maka-Duterte ko, no? Pero may pansariling interest. But ganun pa man, mga palangga, anong oras na ba din sa LA? At ako'y 11:48 na Pacific Time. At ako'y magpapahinga na ng bonggang-bongga. Bukas ng umaga, ikukwento ko sa inyo ang experience ko sa mga probinsya, especially sa Ilocos, na pinuntahan ko. Ma-amaze kayo ng pinaka-bongga. Ako po ay magpapahinga muna ng konti. Check-check mamaya. So, mabuhay kayong lahat. At dapat parusahan si Abnoy Noynoy. Ipakagat. Yan putang inang Abnoy Noynoy na yan. Na abnormal lang, pero yung utak pagdating sa pera, gahaman. So, yun lang mga palangga. Ingat kayo at tuloy pakikipaglaban para sa inang bayan.